sinimula ng Philippine Embassy yung financial education campaign noong 2008. Marami na rin kasing ganitong programa sa Pilipinas, halimbawa yung mga programa ng OWA at saka ng BSP. Ang ginagawa namin, kapag linggo, doon kami nagbibigay ng seminar sa community. Tapos so far naman maganda yung nakuha naming feedback kasi as it turns out, marami palang Pilipino, pare-pareho din sila ng istorya. Tapos ang ginagawa namin sa seminar, nagbibigay din kami ng atensyon doon sa aspeto ng kultura at sa aspeto ng values reorientation. Kasi ang tingin namin, bago natin pag-usapan ang franchising, ang negosyo, ang business opportunities in the Philippines, kailangan pag-usapan muna natin ang financial management. Kasi kahit meron na akong naipong pampundar sa negosyo, kung kulang naman ako sa kakayahang humawak ng pera, baka sa kalaluan, bumagsak din yung naipundar ko. Mahigit 8 milyong Pilipino ngayon ang nasa abroad. Malaki ang tulong na binibigay nila sa Pilipinas dahil sa remittances at sa bansang kanilang tinutuluyan dahil sa talino, sipag at galing nila sa anumang pinasok na industriya. Sa Korea, nasa 50,000 na ang Pilipino. Mayroon na nga ditong kinikilalang Filipino market dahil dinadayo ng Pilipino ang Tagalog na misa sa bayan ng Hewa linggo-linggo. Pero bakit nga ba nag-a-abroad ang Pilipino? Ayon sa OWA, ang karaniwang pangarap ng OFW ay magkaroon ng sariling bahay, mapagtapos ng pag-aaral ang anak, at magkaroon ng sariling negosyo. Pero ayon sa isang pag-aaral ng ADB, mababa ang savings rate ng Pilipino. Magtagal man sila sa ibang bansa ng 2 o 20 taon, nahihirapan ang isang OFW family na makaipon. Pag ang isang Pilipino ay nakapagtrabaho dito, lalo na dito sa Korea, medyo malaki yung sweldo nila. Kahit na naka-anim na taon na sila at tapos na yung visa nila dito, dapat uuwi na sila sa atin, wala po silang naiipon. Marami daw pong sinusustentuhan sa atin. Halimbawa, mayroon akong isang kaibigan doon sa center, sa Gasan, sa binata siya. Sabi niya, "Sister, alam mo ba, kahit na binata ako, parang 3 pamilya ang sinusustentuhan ko doon sa atin. Kasi tinutulungan ko rin po kanya ang mga kapatid ko, tsaka yung mga pamangkin ko sa kanilang pag-aaral. Kaya kahit po binata ako, wala akong naiipon." Isa sa mga lumalabas na dahilan ay dahil kapag may isa nang nakapag-abroad, ang naiwang pamilya sa Pilipinas ay umaasa na lamang sa padala. Sa ilang pagkakataon, hindi rin sila nagiging productive. May nabubuo ngayon na temporary middle class. Habang may isang nasa abroad, umaangat ang estado sa buhay ng naiwang pamilya. Pero kapag umuwi ang nasa abroad, bumabagsak ito at napipilitan ng pamilya na ibenta ang naipundar. Maraming dahilan kung bakit umuuwi ang Pilipino mula sa South Korea. Ang EPS contract ay 5 taon. Kaya ang factory worker ay napipilitang umuwi na pagkatapos ng kontrata. Meron naman ding family emergency. Pag naubos naman ang naipundar ng OFW sa atin, nagnanais uli siyang bumiyahe at bumalik sa Korea. Ngunit sa panahong ito, ang gagawin niya ay gagamit siya ng assumed name. Huwag kang mag-alala! Babalik din ako kagad! Oh, Nay! Huwag na kayo umiyak! Yung sinala natin jeep, papalit ako ng bago, sampu pa! San? Alis na ako! Tulungan ka pa na ako! Last call for passengers going to the airport. Si Albert na yan, hindi ka na po! Albert? Papa? Ang peking passport, problema ang dulot. Ang paggamit ng assumed name ay labag sa batas sa Pilipinas at dito sa South Korea. Kaya ang solusyon sa problemang ito ay makipagkita agad sa embahada para kayo matulungan. Ang isang OFW, meron dalawang mundong nabubuo. Ang una, yung kanyang mundo sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kasi nandun yung nararamdaman niya yung guilt feeling sa kanyang paglayo, sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya upang maibsan yung kanyang guilt feelings na yon, ang lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga pamilya ay kanyang ibinibigay. At bilang OFW naman, ang kanyang mundo dito sa
Korea ay nandoon yung kanyang kalungkutan. At upang maibsan din yung kanyang kalungkutan, siya ay naghahanap ng sabihin na natin isang ate o kaya isang kuya upang sa ganun ay makaramay niya sa kanyang kalungkutan. At ito nga ay nagre-resulta dun sa talamak ng kaalaman ng lahat na yung tinatawag na kopol-kopolan. Sa Pilipinas naman, hindi maiiwasang maugnay ang pag-OFW sa pera. Sa kultura pa man din ng Pilipinas, ang definisyon natin ng tagumpay ay ang mismong pag-aabroad. Kapag nakapag-abroad ka na, matagumpay ka na. Kapag hindi ka nakapagbigay, mayabang ka. Ang tamang pag-iisip ay ganito. Ang pag-aabroad ay isa sa maraming daan tungo sa tagumpay. Kung hindi maayos ang financial management ng OFW at ng pamilya niya, nabubuo ang sitwasyon na laging kulang ang padala at hindi pwedeng bumalik sa Pilipinas ang OFW dahil siya lang ang pinagmumula ng pera. Kung walang financial management, mahihirapan pa rin ang isang nakapag-abroad na. Minsan nga po yung iba, kahit na pwede na silang magbakasyon, sabi nila, ayaw po naming magbakasyon. Ay, bakit? Kasi po magastos, kasi po pag umuwi ka, nagbakasyon ka, akala kasi ng marami dun sa atin, marami kang dalang pera. So lahat po halos naghihintay ng pasalubong. Kaya nga po minsan hindi na namin tinatapos yung bawat tatlong linggong bakasyon namin, bumabalik na kami kaagad dahil wala na po kaming pera. Ang pagtatrabaho, saan man, ay pansamantala lamang. Kailangang isipin din ang pagre-retiro. At dapat din pagplanuhan sa pamamagitan ng pag-iipon ang mga hindi inaasahang bagay. May mga pangyayari sa buhay ng isang OFW na hindi niya inaasahan at mayroon din mga kaganapan na wala siyang control o hindi niya hawak. Ang isang halimbawa rito ay ang exchange rate. Matatandaan natin na noong 2008 ay nagkaroon ng global financial crisis. Dahil sa pangyayaring ito ay maraming OFWs ang naapektuhan o na-displace. Dito sa Korea ay halos nangalahati ang remittance na ipinadala ng ating mga kababayang Pilipino sa Pilipinas sapagkat humina ang Korean won. Noong 2009, meron po tayong bagong batas na ipinasa na nagpapalawak sa mandatory coverage ng membership ng Pag-ibig Fund. So kahit po ang mga OFWs ay ngayon ay mandatorily covered na. So hinihikayat ko po ang lahat ng aking kababayan na nandyan sa South Korea. Kaya ka po kami nagtayo ng desk office ay para mapalapit sa inyo ang benefits ng Pag-ibig Fund. Monthly contribution po natin ay 100 pesos lang and if yan po ay savings natin na after the membership period of 20 years, yan po ay pwedeng withdrawin. So, wag na tayong manghinayang sapagkat ito ay ating pera na impok and that we can withdraw after the membership period. Now, during the time that it is with Pag-ibig Fund, it also earns dividends and for the last 5 years, our average dividend rate is 4.5%, which is up to 4 times higher than the interest rate in commercial banks. Now, in times of calamities, we also have calamity loan. That is, you can borrow 80% of your savings, payable also in 2 years. Kagaya po nung mga kababayan natin who suffered the tsunami in Japan and who suffered in the conflicts in the Middle East, ang Pag-ibig Fund po came up with programs on housing loan amortization at saka we gave them the option to withdraw their savings because Pag-ibig Fund wanted to help them in times of crisis. So, housing loan, multipurpose loan, calamity loan, and then savings, all these benefits are yours if you become Pag-ibig Fund members. Mahalaga ang insurance tulad ng pagmemembro sa OWA. Pwede mo siyang ihaling tulad sa bahay. Ayaw nating masunog ang bahay. Kapag hindi ito nasunog at hindi mo nagamit ang binayad mo sa insurance, kahit papaano ay naging panatag ang inyong loob. Kapag kasi nasunog ito at wala kang insurance, mawawalan ka ng tuluyan ng bahay. Gusto mo bang makasiguro? Magpamyembro ka sa OWA. Maraming benepisyo ang makukuha mo at ng iyong pamilya. Tulad ng insurance. Pag may insurance, panatag ang loob mo.
Pangalawa, may scholarship program. Pag nag-qualify ang bata, makakatanggap siya ng 30,000 pesos per semester na allowance hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Marami ng librong naisulat tungkol sa financial management. Kadalasan, tatlo ang sinasabing daan tungo sa pag-asenso. Ang pagpaplano, ang pag-iimpok, at ang pag-iinvest. Pwedeng sabihin na pagpaplano ang pinakamahirap sa tatlong daan. Dapat kasi ay malinaw na ang gusto ng OFW at ng pamilya niya bago pa man sumakay sa eroplano ang OFW. Kapag pera na ang usapan, kadalasan ay pinagmumulan kasi ng away. Let's say umabot na ng 1 year. Uuwi ngayon yung OFW for a vacation. Siyempre, dun sa bago umalis yun, pinag-usapan nila, itong ipadadala ko sa iyo para ipagawa natin, manahin muna natin yung bahay. Kasi maliit yung bahay. Nang pauwi na yung OFW, ang na-discover niya, wala palang naipon, wala ding napagawang bahay, or walang na-repair. Dahil naman maikli yung kanyang bakasyon, ayaw niya ngayong i-open na yung topic sa asawa niya. Ganun din naman yung kanyang asawa, na ayaw ding i-open yung topic, at ayaw din namang masira ang bakasyon ng kanyang asawa. Dahil po sa dami ng yung bawa, yung demands nila, hindi pa sila sumusweldo, ay tumatawag na naman sa Pilipinas, kailangan nila ng ganitong halaga. So ang worker, napipilitan yung sinasabi nila dito, favorite term nila, kabul. Ang ibig sabihin ng kabul, yung advance salary. Kaya kung marami na silang na kabul o marami na silang na advance sa araw ng sweldo, minsan konting-konti na lang yung natitira. E di saan sila pupunta ngayon? Mangungutang sila. Ngayon, pag umutang ka naman sa labas, sa ibang mga nagpapautang, may interest po. Malaki yung interest. Ang isa sa mga nakakalungkot na bagay, pag nangutang sila sa ganito, ginagamit pong collateral minsan ang passport nila. Ang laging pagsasabukas ng pag-iipon ay isang dahilan din kung bakit hindi nakakaipon ang isang Pilipino. Pwedeng sabihin ng tao na, mag-iipon ako sa isang buwan. Mag-iipon ako sa isang taon. Mag-iipon ako kapag nakapagpatapos na ako ng pag-aaral ng anak. Mag-iipon ako kapag nakapagpatayo na ako ng bahay. Mag-iipon ako kapag may matagumpay ng negosyo akong naipundar. Dapat ay sabay. Mag-iipon ako at magpapaaral. Mag-iipon ako at magpapatayo ng bahay. Mag-iipon ako at magpupundar ng negosyo. Magandang unahin muna ang ipon bago ang gastos. Ang formula na income minus savings equals expenses ay isang paraan lamang ng pagsabi na ang lifestyle ng tao ay pwedeng magbago depende sa hawak niyang pera. Ang isang bank manager sa Pilipinas, halimbawa, pwede siyang kumita ng 35,000 pesos buwan-buwan. Pero ang isang EPS worker sa Korea, pwedeng kumita ng 40,000 hanggang 50,000 pesos buwan-buwan. Pero bakit parang lagi pa rin itong kulang? Kung ang sweldo ng isang tao ay 150,000 pesos buwan-buwan, pwedeng lagi pa rin itong kulang kung hirap tayo sa pag-ipon o, sa madaling sabi, mas mataas ang lifestyle ng tao sa talagang kaya niyang gastusin. Marami dun sa sinasabi naming idea doon sa mga seminar nanggagaling din mismo doon sa community. Halimbawa, ang sabi ng isa, gumagamit siya ng internet para mabawasan yung problema sa communication gap. Ang ginagawa niya, kumakain siya dito sa Korea, dito siya naghahapunan, bukas yung webcam. Tapos yung pamilya niya sa Pilipinas, kumakain, naghahapunan din, bukas din ang webcam. So kahit magkahiwalay sila, sabay silang naghahapunan. Ang sabi naman ng isa, bakit siya magpapatayo ng malaking bahay kung pwede naman siyang magpatayo ng dalawang maliit tapos pauupahan niya yung isa? Ang mangyayari ngayon, yung kita niya mula sa upa ang gagamitin niya panusto sa gastos ng bahay na tinitira naman ng pamilya niya. Sa ganung paraan, yung remittance na pinapadala niya pwedeng mapunta sa ibang bagay.
Karamihan sa mga overseas Filipinos o OFs ay nangangarap magtayo ng matagumpay na negosyo. Kada alis ko, ang inisip ko lagi noon kung paano ko invest yung pera ko. Naranasan ko magtayo ng ibang negosyo, naranasan ko magtindahan. Kaso hindi namin hilig yung sari-sari store. Kailangan talaga sa pagninegosyo yung hilig mo muna. Sa mungkahin ng misis niya, pinasok ni Ricardo ang fitness center business. Pero habang nagpapatayo ng gym, kinapo sila sa pondo. Nag-start kami sa 500,000 hon. Hindi tatakbo yun kasi kami-kami pa magpaparenovate lahat. Yung license, yung mga starting ng bayad niya sa upa. Hanggang sa pumapadaan ako sa OWA, na nagbibigay pala sila ng loan. Nag-start ako na maka-loan sa kanila. Yung dinagdag ko sa ano, para malalong mapaganda. Ang maganda pong balita sa akin ngayon, yung 1 billion fund ng OWA ay dinoble ng tig pa 500,000 o half a million each from Land Bank and BBP, kaya magiging 2 billion peso po yung pondo. You can borrow from 300,000 pesos to 2 million pesos at 7.5% interest per annum, no collateral, payable in 5 years with grace period of 2 years. Ang pagnenegosyo ay isang paraan ng pag-invest sa naipong pera. May iba pang paraan, time deposit, stocks, bonds, mutual funds, real estate at iba pa. Kung inyo pong savings ay ilalagay niyo po sa bank deposits, sa Pilipinas po, hanggang 500,000 pesos, covered po ito ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang ibig pong sabihin nito ay pag nagsara ang banko, kung anumang rason, ay mababalik po ang inyong savings hanggang halaga po ng kalahating milyon piso. Pero ang kapalit naman po itong proteksyon ay mababa po ang rate of return ng bank savings. Maaari po kayong pumili ng katulad po ng investment sa securities o kaya pagpatayo ng negosyo. Pero sa securities po at pagpapatayo ng negosyo, pwede po kayong kumita at pwede po kayong malugi. Ang ibig po sabihin na pwedeng kumita at pwedeng malugi ay meron po itong karagdagang risk. At kung kumita, ay thank you na lang po. Pero pag nalugi po tayo, ang ating pong pinaghirapan ng mahabang panahon ay mawawala. Tulad ng nasabi, sigurado ka na makukuha mo ang deposito sa banko hanggang kalahating milyong piso. Pero mababa din ang interes. Sa negosyo naman, pwedeng malaki ang kita. Pero kapag nalugi, malaki rin ang lugi. Ito ang low risk, low return, high risk, high return. Mas malaki ang risk at posibleng kita sa bonds, stocks at pagnenegosyo. Dapat din ay mag-ingat sa mga scam. May mga nabibiktima na kasi matapos pangakuan ng low risk, high return. Kapag may nagsabing, ang 10 piso mo ngayon ay garantisadong 100 piso na bukas, mag-ingat ka, baka scam ang pinapasok mo at sayang ang pinag-ipunan ng matagal na panahon. Ano-ano ang dapat isipin bago magsimula ng negosyo? Una, siguraduhing handa na ang sarili at ang pamilya sa pagkatalo. Kung hindi pa kaya ang risk, huwag munang magnegosyo o iasa ang buong kabuhayan sa sapalaran. Ikalawa, importante ang financial management. May pamuhunan man, baka humina rin ang negosyo kung kulang pa ang kakayahan na magpaikot ng pera. Ikatlo, pumili ng negosyo na gusto at paniniwalaan ninyo ang produkto. Huwag lang makiuso. Kung apat na ang sari-sari store sa kalye, baka magandang iba naman ang pasukin. Ikaapat, mag-isip kung paano maiiba ang produkto. Halimbawa, magandang maniliksik at maghanap ng produkto o teknolohiya sa Korea na maaaring kumita at gamitin sa Pilipinas. Ikalima, maraming mapagkukunan ng training o kurso sa entrepreneurship, maging sa Pilipinas man o sa Korea. Sa Pilipinas, nariyan ang mga paaralan at iba pang private institutions. May libre rin na training sa mga ahensya tulad ng OWA at Bangko Sentral. Sa Korea,
Narito naman ang Seoul Global Business Center na tumutulong sa mga foreigner na magsimula ng negosyo sa Korea, mula pagpili ng negosyo hanggang registration at pagpapatakbo. Nagbibigay din sila ng pansamantalang opisina sa mga bagong bukas na negosyo. Ilan lamang ito sa mga dapat isaalang-alang bago pumili ng negosyo. Ang importante, dapat ay magkatulong ang OFW at ang pamilya niya sa Pilipinas. Pinag-aralan na ng Department of Trade and Industry ang advantages ng bawat probinsya. Dito nabuo ang konsepto ng One Town, One Product. Ang albay, halimbawa, ay sikat sa mga gamit na gawa sa abaka. Pwede mong tingnan ang mga naitayo ng programa sa probinsya mo, baka sakaling nababagay ito sa hilig at lakas mo. Kaya bakit hindi nakakaipon ng Pilipino? Ilan sa lumalabas na dahilan ay ang pag-asa ng pinapadalan sa remittance lamang. Ang kakulangan sa pagpaplano at sa pagsunod sa plano. Luho at bisyo. Pagsasabukas ng pag-iipon. At pagpili ng investment na hindi tugma sa kakayahan o kagustuhan ng OFW o ng pamilya. Kaya ang ating gobyerno kasama ng Philippine Embassy dito sa Korea, under the leadership of Ambassador Luis Cruz, ay nagbibigay ng mga financial learning programs para sa inyo at sa inyong pamilya. The commitment and the effort to save, invest, and grow your money should come from both of you, the overseas Filipino and the members of your family back home. Makakasa kayo sa aming full support sa pagbibigay ng financial education sa inyo. At meron nga akong isang concrete na case na isa siyang TNT. Ngayon 17 years na siya dito. Pero noong bago dumating itong seminar ninyong, ay itong financial education na ito, wala siyang naiipon. Pero alam niyo po ba, in more than 2 years ngayon ng kanyang ipon, almost 12 million won na siya. So, posible po, ito'y isang concrete na example na makaipon ang isang OFW kung talagang pagsisikapan lamang. Upang masiguro natin ang tagumpay, kailangang isaloob at isaalang-alang ang ilang mga bagay. Una, hindi sapat ang kumita ng pera. Importante ang financial management. Ikalawa, kasama dapat ang pamilyang naiwan sa Pilipinas sa pagsasagawa ng financial management. Mas magiging epektibo ang pagpaplano, pag-iipon at pag-i-invest kung ginagawa ito ng sabay ng OFW at ng kanyang pamilya sa Pilipinas. Ikatlo, maraming programang makatutulong sa mga Pilipino na handa nang mag-invest. Nakapaloob sa mga programang ito ang pagbibigay diin sa iba't ibang konsepto tulad ng low risk, low return, high risk, high return, kahandaan sa pagnenegosyo at iba pa. Katuwang ng mga Pilipino sa South Korea, ang Philippine Embassy para masiguro na magiging makabuluhan ang pananatili ninyo sa South Korea. Bukas po ang aming tanggapan sa pagtulong sa inyong lahat. Marami pong salamat. Para sa karagdagang pang impormasyon, maaaring kumonsulta sa mga sumusunod na ahensya. Sa pagpanood ng video na ito, sinimulan mo na ang proseso tungo sa financial management. Tulad ng ibang skill o talento, nangangailangan ito ng pagsasanay at mapapalawig pa ng pag-aaral. Sa ngalan ng Philippine Embassy dito sa South Korea, maraming salamat at naway maging matagumpay ang resulta ng ating pag-aabroad.